For sure, partner, maraming mai-inspire sa ipapakita ng Pinoy athletes sa Tokyo anuman ang maging resulta ng Games. Oo, kaya naman bago sila tumungtong sa Paralympic stage, abay nakakwentuhan ko ang isa sa athletes na si Gary Behino about his humble beginnings. Nakakabilib, let's watch this. Magandang umaga sa ating mga panauhin sa frontline sa umaga, ha? Especially yung araw na ito kasi makakasama natin walang iba kung hindi si Gary Behino, ang ating para swimmer. Ayan, welcome to Frontline sa Umaga, Gary. Good morning po. 2013 ba nagsimula ka sa swimming, sa competition? Opo. 2013 po ako nag-start sa national team. Ayun. At saka nagulat ka ba? Nagulat ka ba na parang nag-qualify ka for Tokyo Paralympics? Opo. Medyo. Na ano rin po. Yung pagkasabi ni coach na nag-qualify ako sa Tokyo Paralympics. Medyo nagulat din po kasi di ko rin po akalain na makakapasok. Sabi ko, binanggit ko lang din na sa sana makapaglaro din ako dyan sa Paralympic. Kasi ano lang, biro-biro ko lang dati yon. Pero ngayon, nagkakatotoo na siya. Hindi alam ng mga tao, na maraming tao, yung mga pinagdaanan mo sa buhay, no? If mamarapatin mo, let's talk about your journey bilang isang para-swimmer. Noong 2002, nagkaroon ka ng aksidente, di ba? So, doon talaga nagsimula lahat. Na-picture mo ba yung sarili mo na parang one day magiging ano ka, magko-compete ka, at ito yung sport na magugustuhan mo? Na-aksidente po ako, 2002, 7 years old pa ako. Bali, wala po kasi talaga ng sports na sinasalihan. Mm-hmm. Hindi ko rin po siya naiisip na sumali sa sports. Pag-usapan rin natin yung mga naging inspirasyon mo sa buhay, yung mga tumulong sa'yo along the way. Kasi alam natin, parang grade 5 yata, nag-move ka na dito sa Manila. Totoo ba yun? Opo. Mm-hmm. Bali po, nung kasi naputulan na ako, nagtuloy-tuloy ako mag-aral sa regular school dun sa Bicol hanggang grade 4. Tapos may pumunta po kasi doon na social worker taga DSWD na ayun pala may naghahanap na may isang foundation na naghahanap na katulad namin yung may mga disability kasi gusto nilang pag-aralin. Ayun po, kinuha po nila ako. Yung foundation po na napasukan ko is yung Father Monte Foundation po sa may Novaliches. Doon sa mga may hindi alam, ano ba yung para swimming? Kasi sinasabi, your forte is freestyle. Gaano ba siya kaiba or ano ba yung kaibahan niya sa normal swimming? Sa para swimming kasi, meron lang kaming classification na tinatawag. Yung ano naman, is yung swimming, wala naman po siya pinagkaiba sa regular swimming dahil kung ano po yung linalangoy ng mga normal na tao. Ganon din naman po namin lang ngayon siya. Doon sa mga teammates mo ba, do you consider them your family? Opo, kinukonsider ko po silang bilang mga nakakatandang kapatid. Ano yung maia-advise mo doon sa mga gustong sumunod sa yapak mo at yung may mga pinagdadaanan mo? Kailangan natin expose yung sarili natin para maipakita din naman na hindi lang tayo basta disabled. Pwede tayong makapag-ambag ng kahit pa paano na makapag-ambag ng tulong hindi lang sa pamilya, kundi makapagbigay tayo ng konting karangalan sa ating bansa. Baka gusto mong anyayahan yung ating mga kababayan. Abangan nyo po ang laban namin nung darating na Tokyo Paralympics sa August 24 hanggang September 5. Maraming salamat, Gary, sa oras mo. Alam natin na sobrang busy ka na dahil in a few days ay aalis na kayo. Good luck at mag-iingat kayo. Talagang aabangan namin ang iyong journey sa swimming. Maraming salamat din po sa inyo, sa inyong programa, sa pag sa amin, dahil isa rin po kasi kayo sa mga instrumento na makilala kami na meron palang isang para-athlete, meron din palang may kapansanan na nakakapagbigay ng karangalan sa ating bansa. And with that, saludo talaga kami sa iyo. Maraming salamat. Thank you, Gary. Bye po.